Maligayang pagbabalik sa paglalahad ng pelikula. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang biographical na drama film noong taong 2006 na tinatawag na Pursuit of Happyness. Ang pelikula ay nagsisimula sa San Francisco noong 1981. Ang pangunahing karakter ng pelikula na si Chris Gardner ay nagbibenta ng isang medical device para kumita ng kabuhayan. Bilang pang-araw-araw na gawain, dinadala niya ang kanyang anak na si Christopher sa daycare at pagkatapos ay pumupunta siya sa mga iba't ibang ospital na maaaring kailangan ng kanyang produkto. Habang naglalakad si Chris, ang problema niya kailangan niyang magkabenta ng hindi bababa sa isang device bawat buwan para mabuhay ng maayos. Gayunpaman, halos lahat ng ospital ay nakikita ang device na mahal at hindi kailangan, kaya't kailangan niyang hingin sa kanyang asawa na si Linda na kunin ang kanilang anak sa daycare. Ito ay sa kabila ng pagtatrabaho ni Linda ng double shift sa gabi. Habang nag-dinner, tinanong ni Linda si Chris tungkol sa kanilang taxes at sinabi ni Chris na kailangan niya pang mag-file ng isa pang extension, kaya't lalo pang nag-aalala si Linda bago bumalik sa trabaho. Pagkatapos umalis ni Linda, sinubukan ni Chris na maglaro ng kanilang Rubik's Excuse at natapos itong madali. Kinabukasan habang naglalakad sa kalye, nakita niya ang isang businessman na may magandang kotse. Tinanong ni Chris ang lalaki kung ano ang trabaho niya at sinabi ng lalaki na stockbroker siya. Nang magkomento si Chris na kailangan ba ng mataas na edukasyon sa trabaho, sinabi ng lalaki na hindi ito kinakailangan dahil kailangan lamang ng magaling sa math at social skills. Matapos ang maikling pag-uusap, nakikita ni Chris na ang mga tao sa paligid ay sobrang masaya at nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi niya kayang maging ganon. Kinabukasan, sinabi ni Chris kay Linda na uuwi siya ng alas 6 dahil mag-a-apply siya bilang stockbroker. Iniisip ni Linda na nakakatawa ito, na hindi nagustuhan ni Chris. Nagtalo sila at sinabi ni Linda kay Chris na may 2 buwan pa silang kailangan magbayad ng OPA. Pagkatapos nito, pumunta si Chris sa isang brokerage firm para mag-apply. Ngunit iniwan niya ang kanyang medical device sa isang street performer dahil ayaw niyang dalhin ito sa loob. Sa puntong ito ng kanyang buhay, naisip niya na ito ay katangahan. Sigurado naman na habang nag-a-apply siya para sa trabaho, nakita niya mula sa likod ng kanyang boss na tumitakas na ang street performer na may dala ang kanyang device. Ito ay nagdulak kay Chris na agad na lumabas kasama ang kanyang application form. Gayunpaman, nakatakas pa rin ang street performer sa pamamagitan ng tren. Kinabukasan, nangako si Chris kay Linda na ipagbibili niya ang device para hindi na nila ito makita pa. Pagkatapos nito, dinala niya si Christopher sa daycare at sinabi sa kanya ni Chris na ang salitang happiness ay walang why sa loob nito, kabaligtaran sa nakapinta sa mga pader ng daycare. Kinukwento din niya sa kanyang anak ang kanyang palayaw na 10-gallon head dahil galing siya sa Texas kung saan ginagamit ang malalaking cowboy hat. Pagkatapos nito, pumunta si Chris sa Dean Witter Reynolds at nag-iwan ng punong-puno ng application form sa head dean ng Witter Resource na si Gate Whistle. Ngunit ang kanilang pakikipag-ugnayan ay maikli dahil nagmamadali si Jay. Pagkatapos iwan ng application form, nakita ni Chris ang street performer at ang kanyang kasabwat na may hawak na ninakaw na device. Galit na hinabol ni Chris ang mga ito at nagkwento na nagastos niya ang kanyang buong ipon dito, kaya't ito ay katumbas lamang ng 1 buwan na pagkain. Nang mahabol niya ang mga ito, nakuha rin niya ang kanyang device. Ngunit ang problema ay mayroon na siyang 2 device, kabaligtaran sa kanyang naunang pangako na itatapon na niya ito. Nang sumunod na araw, nakita ni Linda ang 2 medical device at lubos siyang nadismaya. Sa susunod na eksena, nakausap ni Chris si Jay habang naghihintay ng taxi. Sinabi ni Chris sa kanya na isinumite niya ang kanyang application form 1 buwan na ang nakakaraan, ngunit sinabihan siya ni Jay na may pupuntahan siya. Naisip ni Chris na ito ang pagkakataon upang makausap si Jay at sinabi niya sa kanya na pupunta rin siya sa parehong lugar, kaya sumakay silang 2 sa iisang taxi. Sa loob ng taxi, nakatuon si Jay sa paglutas ng Rubik's Cube habang nakikipag-usap si Chris tungkol sa kanyang mga kakayahan at personalidad. Napansin ito ni Chris kaya't hiniling na subukan niyang malutas ang cube at hindi ito naniwala sa kanya. Ngunit natapos ni Chris ang cube bago bumaba si Jay, kaya na-impress ito kay Chris.
Gayunman, iniwan ni Jay si Chris sa taxi, kaya't kinailangan niyang magbayad ng pamasahe. Sa isang stoplight, tumakbo si Chris palayo at nakatakas sa pamamagitan ng tren, ngunit naiwan niya ang kanyang device nang masara ng tren ang pinto sa kanyang kamay. Sa araw na iyon, tumawag si Chris kay Linda upang humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakarating sa tamang oras. Pagdating ng bahay, galit na galit si Linda at sinabihan si Chris na sila ni Christopher ay aalis. Sa kasamaang palad, hindi pa nakakapag-usap sina Chris at Jay tungkol sa trabaho nito. Biglang tumawag si Jay kay Chris at sinabihan siya na isulat ang telepono ng kanyang sekretarya para makapag-usap sila kinabukasan. Dahil wala siyang papel at ballpen sa tabi niya, kinailangan ni Chris na isaisip ang numerong ito at pumunta sa isang tindahan para isulat ito sa papel. Kinonfront ni Chris si Linda kinabukasan pagkatapos niyang ibaba si Christopher sa daycare. Sinabi ni Linda na hindi na siya masaya at pinayagan ni Chris na umalis siya pero hindi niya maaaring dalhin ang kanilang anak. Nang gabing iyon, hininga ng upo si Chris ng landlord pero nakiusap si Chris na payagan siyang manatili sa loob ng 10 araw pa upang mabayaran ang utang nila. Pumayag naman ang landlord at sinabi pa ni Chris na siya na mismo ang magpipintura ng kanilang kwarto. Kinabukasan, habang nagpipintura si Chris ng kanilang kwarto ng puti, may narinig siyang kumakatok sa pintuan. Nang makausap ni Chris ang dalawang pulis, agad siyang dinala sa presinto. Nagbayad siya ng multa para sa parking ticket sa presinto ngunit sinabihan siya ng pulis na kailangan nitong i-verify kinabukasan ng 9:30 ng umaga. Hindi na niya alam kung saan pupunta kaya't kailangan niyang tawagan si Linda upang bantayan ang kanilang anak habang wala siya. Pumayag si Linda subalit may kondisyon na ibabalik niya ang kanilang anak at magkakasama silang aalis. Dahil dito, kinailangan ni Chris na manatili sa presinto sa buong magdamag. Nang sumunod na araw, nagmadali si Chris sa panayam sa weathers nang hindi na nakapagbihis dahil sa oras. Nang dumating siya, naramdaman niya ang pagkadismaya ng mga tao sa panel. Diretso niyang sinabi sa kanila ang nangyari sa kanya kahapon, na nahuli siya dahil hindi niya nabayaran ang parking ticket. Sa kabila ng lahat, nakapagpasaya pa rin si Chris ng mga tao sa panel. Sa huli, binati siya ni Jake sa kanyang tagumpay na nakapagpakita ng husay sa panayam na hindi pa man nakapagbihis ng maayos. Ngunit nang malaman ni Chris na mayroong panahon ng internship kung saan hindi siya magkakaroon ng sahod, naisip niya pang muli. Pero si G ay nananawagan sa kanya na magpatuloy pagkatapos ng interview. Pagkatapos ng interview ay diretsyong pumunta si Chris sa kanyang bahay at naghihintay sa kanyang asawa at anak. Si Linda ay dumating kasama si Christopher ng kaunti pang sandali. Sa gabi, habang natutulog si Christopher, sinabi ni Linda kay Chris na papuntang New York siya upang magtrabaho bilang waitress. Sumang-ayon si Chris ngunit sa kondisyong mananatili sa kanya ang kanilang anak. Iniisip ni Linda na kaya kayang alagaan ni Chris ang kanilang anak kaya siya nagsilbing luhaan sa pag-iwan. Sa susunod na araw, lumipat ang ama at anak sa kabilang block sa isang malapit na motel sa tulong ng kaibigan ni Chris. Dahil Sabado, inanyayahan ni Chris ang kanyang anak na maglaro ng basketball. Habang nag-show shooting ng bola, sinabi ni Christopher sa kanyang ama na pangarap niyang maging profesional sa basketball. Ngunit sinabi ni Chris sa kanyang anak na baka hindi ito magkatotoo, kaya't dapat huminto na siya sa pag-aasam ng ganoong pangarap. Nakita ni Chris kung paano nagbago ang pananaw ng kanyang anak, dahil dito, pinapurihan ni Chris ang kanyang anak na huwag payagan ang ibang tao na sabihan siya na hindi niya kayang gawin ang isang bagay, kahit na siya pa mismo ang magsabi nito. Nagpunta sila sa isang ospital upang magbenta ng kanilang medical device, at pumayag ang ospital na bilhin ang device, ito ay nagbibigay ng kaunting pera sa ama at anak upang magpakatatag. Nang sumunod na araw ay nagpunta si Chris sa internship upang matuto sa trabaho. Sa lunch break, nakilala niya si Mr. Frome sa kalsada. Ngunit kailangan niyang magmadali sa pag-uusap dahil napansin niya na iniwan niya ang kanyang medical device sa isang taxi kanina. Sumugod si Chris sa lalaking dala ang kanyang device ngunit nabangga siya ng isang kotse at nawalan siya ng sapatos. Umuwi siya sa programa ng kulang ng sapatos. Sa mga susunod na eksena, laging inuutusan si Chris na bumili ng iba't ibang bagay. Sa susunod na eksena, wala siyang naging tagumpay sa pagtukoy ng mga pangalan sa listahan. Kaya naisip niya na lumapit na lamang agad sa CEO ng kumpanya upang may mangyaring maganda. Sa palad niya,
Nabigyan siya ng pagkakataong makipag-meeting sa CEO, ngunit nahuli siya ng kanyang boss sa internship at pinapark pa ang kanyang sasakyan. Kaya't naiwan siya sa pagpupulong ng gabi na iyon at kasama ang kanyang anak ay kumain sa isang dinner sa hapong iyon. Sinabi ni Chris sa kanyang anak na mag-out of town sila kinabukasan, kahit hindi pa siya nakakapag-convince sa anak na sumama. Pero nang sabihin niya na posibleng manood ng football game, sumang-ayon na ang anak niya. Nang sumunod na umaga, pumunta si Chris sa bahay ng CEO na kanyang tinawagan noong araw na iyon, si Mr. Whittier. Nagpasalamat siya kay Mr. Whittier sa oportunidad na ibinigay sa kanya kahapon kahit na hindi niya ito nakuha. Inimbita si Chris at ang kanyang anak na sumama sa kanya dahil sinabi ni Chris na pupunta sila sa isang laro ng football. Nakita ni Chris ang pagkakataong ito, kaya sumama sila ni Christopher kay Mr. Whittier at sa kanyang anak, habang nasa laro. Sinabi ni Mr. Whittier kay Chris na kahit na gusto niya si Chris, walang pag-asa na tatanggapin niya ang aplikasyon ni Chris, ngunit nakapag-usap si Chris kay Mr. Whittier at sa mga kaibigan nitong negosyante. Habang maganda ang takbo ng mga pangyayari, bigla itong nagbago nang kinuha ng IRS ang pera mula sa bank account ni Chris bilang bayad sa hindi niya nabayarang buwis. Dahil dito, naghihirap si Chris upang magkaroon ng pera, humiram siya sa kanyang kaibigan, ngunit hindi nito maalala na nabayaran na niya ito. Sinamahan pa nga nila ang mag-ama sa motel, pero nainis si Chris sa pagkakataon na ito kaya't isinara ng kanyang kaibigan ang pinto sa kanyang mukha. Sa huli, nakuhang muling makuha ni Chris ang kanyang medical device at agad silang nagpunta sa iba't ibang lugar upang ibenta ito. Subalit nalaman nila na sira ito, habang papunta sa hospital upang ipagawa ang device, nagdaramdam si Chris sa mga nangyayari. Pagdating sa kanilang motel, nakita nila na inilabas na ng motel ang kanilang gamit sa labas ng kwarto. Sinubukan ni Chris buksan ang pinto pero ang kandado ay nagbago na, dahil wala nang ibang pagpipilian. Kailangan nilang lumipat ulit ng tirahan kahit napagod na sila. Sa dulo, napadpad sila sa isang istasyon ng tren kung saan napansin ni Christopher na hindi time machine ang device na hawak ng kanyang ama. Sinabi ni Chris sa kanyang anak na ito ay time machine pagkatapos na pindutin ang button nito. Nagpanggap si Chris na napunta sila sa panahon ng mga dinosaur at masaya naman si Christopher sa imagination na ito. Naglipat sila sa banyo kung saan sila nagstay ng gabing iyon. Habang tulog ang kanyang anak, tahimik na umiiyak si Chris dahil sa kanyang pinagdadaanan. Sa susunod na eksena, pumunta sila ni Chris at ni Christopher sa isang homeless shelter. Ngunit tinanggihan sila dahil para lamang sa mga babae at bata ito, kailangan nilang maghanap ng ibang lugar, at halos maubusan na sila ng pag-asa dahil puno na ang mga kwarto sa ibang shelter. Sa kabutihang palad, nakakuha rin sila ng kwarto dahil nadiskubre ng security na may nanggupit sa pila sa harap nila. Sa loob ng shelter, sinubukan ni Chris na ayusin ang device. Sa mga sumunod na eksena, nakapagtapos si Chris ng kanyang exam sa internship at nag-donate ng dugo upang makabili ng kailangan niyang parte ng device, napagtagumpayan niya itong ayusin at nakabenta rin siya nito, kaya naman nakapagpunta sila ng kanyang anak sa beach upang mag-relax. Sa susunod na eksena sa loob ng banyo, binabati ni Jake si Chris sa kanyang huling araw dahil sa maraming kliyente na nakuha niya. Pagkatapos nito, tinawagan si Chris ni Mr. Forcash. Hinitid siya ni Mr. Forcash kay Mr. Frome na napansin ang bago niyang damit. Sinabi ni Chris na dahil ito sa kanyang huling araw bilang intern at nagpakita ng interes si Mr. Frome na gusto pa rin niyang isuot ito bukas dahil nakakuha na siya ng trabaho sa kumpanya. Nagpapasalamat si Chris at napigil ang kanyang pag-iyak, saka ibinabalik ang $5 na hiniram kay Mr. Forcash. Lumabas si Chris sa gusali, puno ng kaligayahan dahil sa bahagi ng kanyang buhay na ito. Diretso siyang pumunta sa daycare upang yakapin at yakapin ang kanyang anak. Nagpakita ang pelikula na nakamit ni Chris ang kanyang pamumuhunan at nagtapos ito sa paglalakad ni Chris at ng kanyang anak na nagbibiruan, habang dumaan ang totoong si Chris Gardner sa tabi nila. Sa epilogo, ipinakita na nakakuha si Chris ng isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Salamat sa panunood, mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito upang matulungan ang aking channel. Magandang araw!